Signos. Magandang gabi sa inyo, Ginoong Jupiter, at sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Masaya po ako dahil kahit mahina na ang aking pandinig, ay nakakapakinig pa rin ako sa kwentong karanasan ng iba rito. Bagaman ay ayaw ko nang balikan pa ang trahedyang naganap noon, namumutawi pa rin sa aking isipan ang alaala ng aking mag-iinang nasawi. Taong 1994, isang malakas na lindol na umaabot ng 7.1 magnitude at lumikha naman ito ng dambuhalang tsunami. Nagdulot ito ng sakuna sa bayan na iyon at sa mga isla kagaya ng Baco, Verde at sa Karatig Rehiyon kagaya ng Luzon. Kitang-kita ng mga mata ko kung paano sirain ang bahay namin kahit na ito ay gawa pa sa marmol na material. Bagamat may tatlong palapag na ito, ay naabot pa rin ng tubig na nagmula sa dagat. Malapit lang din kasi kami sa dagat. Umakyat na kayo sa taas! Utos ko sa mag-iina ko. Pero paano ka, Javier? Sumama ka na sa amin sa itaas! Delikado na ang tubig at baka magkaroon pa ng pangalawang tsunami! Pag-aalalang tugon sa akin ng asawa ko. Huwag na ninyo akong alalahanin! Susubukan kong isalba pa ang mga bangka natin! Wala na nga silang nagawa pa, kundi sundin ang utos ko. Sa isip ko, kung mawawala ang pinagkukunan namin ng hanap buhay, ay papaano na kami makakabangon sa sakunang ito. Pero yun ang napakalaki kong pagkakamali na nagawa. Habang papalayo ako sa bahay upang tahakin ang mga naanod na bangka, ay may narinig akong mga lagatik. Paglingon ko sa likod kung saan ang kinatatayuan ng bahay ay uli na. Nawasak na ang mga pundasyon nito. Kitang-kita ko kung paano unti-unting nagkakalaglagan ang mga bloke na natapyas mula sa mga sulok ng bahay. Tumakbo ako, ngunit hindi ako makakilos ng mabilis dahil sa tubig dagat na pumuno sa kalupaan. Javier, tulong! Sigaw ng aking asawa. Naririnig ko rin ang iyakan ng aking mga anak na takot na takot. Bago pa man ako makarating sa nawasak na pinto ng bahay, ay tuluyan na itong lumugmok. Dahil sa lumambot din ang lupang kinatitirikan, ay nagmistula itong kumunoy na hinihigop ang bahay pababa. Hindi ko na nasagip pa ang mag-iina ko. Paulit-ulit kong tinatawag ang mga pangalan nila habang isinasagwan ang aking mga kamay sa mga nagkalat na gamit at iba pang mga nakaharang sa daraanan ko. Lina! Jeng! Ellie! Ramdam ko na ang umaagos ng mga luha sa aking mga mata. Lina! Mga anak ko, pag-iusap, sumagot kayo! Ngunit ni Boses ay wala na akong naririnig, maliban lang sa mga kalapit na bahay din na mga nagsisipag-tangisan. Paano ba ito nangyari? Bago ang sakuna. Muli kong binalikan ang mga kakaibang tagpo noong ako ay lumaot bago naganap itong sakuna. Tama, may mga hindi nga ako pamilyar na kaganapan sa dagat noong ako'y lumaot alas 10 na ng gabi. Amir, teka! Habol na tawag sa akin ng asawa ko. Bakit? May nakalimutan ka ba? Tanong ko sa kanya habang tinutulak ko na ang bangka sa tubig. Oo! May pinababaon si Aling Pasing na bagong lutong kamote. Mga bagong ani raw yan. Palitan mo lang daw ng konting isda pagbalik mo. Naku, masarap itong ipare sa pusit. Tamang-tama, may dala akong suka rito. Masaya ko pang tugon. O siya, mag-iingat ka. Pagtatapos ng asawa ko.
Habang lumalalim na ang natatahak ko, ay medyo malakas na rin ang alon na tumatama sa aking bangka. Hindi ito normal kagaya noong mga unang paglalayag ko. Dahil dito ay nagpasya na akong patayin ang makina ng bangka. Inihanda ko na rin ang aking lambat na gagamitin. Tumingala ako sa langit upang tingnan ang iilang nagliliwanag na mga bituin. Naghintay ako ng mga ilang oras bago hanguin ang lambat. Maya-maya pa ay hinango ko na ang lambat. Natuwa ako sapagkat mabigat ito, indikasyon na marami akong huli. Hindi nga ako nagkamali dahil halos mabutas na ang lambat sa dami ng nahuli. Samot-saring isda ang huli ko, pero may iilang isda ang hindi ako pamilyar. Teka, papaanong may mga isdang bato rito? Ito pa, anong klase naman itong isda na may parang bumbilya sa ulo? May mga kulay puting ulang pa. Mga katanungan sa aking isip. Ngayon pa lang kasi ako nakakita ng mga ganoong isda sa tanang buhay ko. Ipinagsawalang bahala ko na lamang pa. Ihahagis ko na sana muli ang lambat nang may malakas na bumangga sa aking bangka sanhi upang muntikan na akong mabuwal sa kinatatayuan ko. Pakiramdam ko rin ay parang sumadsad ang bangka ko. Kinuha ko ang isang lampara para hanapin ang bagay na tumama sa bangka, pero wala naman akong nakita. Muli akong tumayo upang sipatin sa malayo. Laking gulat ko nang nagliliwanag ang paligid na ang sa tingin ko ay nanggagaling sa mga dikya. Sadyang napakarami nila na nagkorteng sirkulo na sa tansya ko ay may sukat itong 30 metro parihaba. Nakapalibot ito sa aking bangka na may distansya. Hindi ko mawari kung bakit nagkorte sila ng ganoon. Hanggang sa may narinig akong matinis na animoy trumpeta sa di kalayuan. Ang ipinagtataka ko lang ay ang masigasig na alon kanina na nagpapagalaw sa aking bangka ay nawala. Ang pakiramdam ko nga ay parang nakadaong na ang aking bangka sa Pampang. Pero imposible naman sapagkat sadyang napakalayo ko pa sa Pampang. Para makasigurado, kinuha ko ang aking dalang kawayan na may habang 2 dipa. Inilublob ko ito sa tubig upang malaman ang dahilan ng tila pagsadsad ng bangka ko. Pero hindi pa man umaabot sa eksaktong sukat ng kawayan, kinabahan ako. May katamtamang tigas ang natusok ng aking kawayan. Dali-dali ko pa itong inilipat sa kabilang bahagi ng bangka, ngunit ganoon pa rin. Tumutulo na ang malagkit kong pawis habang malakas ang kabog ng aking dibdib. Tila nalalaman ko na kung anong mayroon sa ilalim ng aking bangka. Isang malaking nilalang. Napakalaking nilalang. Diyos ko po, tulungan niyo po ako at iligtas sa maaaring kapahamakan. Napadasal ako dahil sa takot. Alam ko sa sarili ko, sa isang galaw lang nito ay maaari nang mabuwal o tumaob ang aking bangka. Pansin ko rin pala na sadyang napakarami nila sa paligid. Nadiskubre ko ito dahil sa mga nakapalibot na mga umiilaw na dikya. Sa awa ng Diyos ay wala silang ginawang paggalaw. Naghintay ako ng pagkakataon na umalis na ang mga dambuhalang nilalang na ito. Nais ko na kasing paan na rin ang motor ng aking bangka. Ilang oras pa ang lumipas ay may mga paggalaw sa ilalim. Narinig ko na naman ang matinis na tinig na tila nahahalin tulad sa trumpeta. Pagkakita ko sa paligid ay unti-unting nawawala ang mga dikyang may liwanag. Umalo ng bahagya na ikinagalaw ng aking bangka. Sa kabutihang palad ay hindi nabuwal ang aking bangka. Papasikat na ang araw hanggang sa naging normal na ang paligid. Nakikita ko na rin ang tamang ritmo ng alon na nagpapagalaw sa bangka.
Laking pasalamat ko at ligtas ako. Pagdaong ko sa dalampasigan ay sinalubong na ako ng aking mag-iina. Marami na rin ang tao roon na nag-aabang sa akin. Mga mamimili ito ng huli kong isda, pero ang hindi nila alam kung ano ang kakatuwang nangyari sa akin. Naaalala ko na na isa pala iyong babala at ang tingin ko sa mga dambuhalang nilalang na iyon ay galing sa kailaliman ng karagatan. Nagsisisi ako sapagkat hindi ko man lang binigyan ng pansin ang kaganapan na iyon. Pagamat hindi ako naniniwala sa mga kasabihan o babala dahil ang mga lindol sa Pilipinas ay natural na nagaganap sanhinang nakapalibot sa Pasipikong bilog na apoy o kung tawagin ay Ring of Fire. Kabilang rito ang mga bansang nasa Silangang Asya, bansang Hapon, China, Taiwan, Pilipinas at Indonesia. Ang trahedyang ito ay nagdulot ng pagkitil sa 88 katao kasama na ang mag-iina ko. Umabot rin ang 4,000 katao ang sugatan. Ayon sa tala na mababasa sa pangmasang dyaryo, marami ang napinsala na mga kabahayan. Hindi ko talaga ito malilimutan. Sumalangit nawa ang mga kaluluwa nila. Kahit nag-iisa na ako, ay patuloy pa rin ang buhay. Masasaan ba't makakasama ko na rin ang mag-iina ko sa kabilang buhay? Sa ngayon ay nakatira ako rito sa Maynila. Nagpapasalamat ako sa aking mga pamangkin kahit papaano ay inaalagaan nila ako. Salamat din sa channel na ito ng Kwentong Takip Silim na patuloy kong pinapakinggan. Magsilbi sana itong aral sa iilan. May mga bagay na kaya pang ibalik. Ngunit ang buhay ay hindi na kahit kailan maibabalik pa. Ako nga pala si Javier, hindi ko tunay na pangalan. Muli, marami pong salamat. Inkwentro sa hinihinalang kugtong. Magandang hapon po sa inyo, Sir Jupiter. Ako nga po pala si Lindo, hindi tunay na pangalan, na nakatira sa Cordova, Cebu. Isa po akong mangingisda noon na ngayon ay mekaniko na sa siyudad ng Cordova. Pero dahil sa mga totoong karanasang ipinapalabas sa inyong channel, ay nainganyo akong isulat at ibahagi ang aking totoong karanasan noong mangingisda pa lang ako. Kilala ang Pilipinas na maraming pulo. Nagkalat ito sa iba't ibang panig ng bansa. Isa rin ang bayan namin na napapalibutan ng mga isla. Noon ang ibang isla ay wala pang mga pangalan. Hindi katulad na ngayon na kung ano-ano na lang ang ipinangalan. Palagi akong sumasama sa tatay ko noon kapag pumapalaot na ito. Pinangarap ko rin kasi na magkaroon ng sariling bangka. At syempre para naman matupad ko yun ay dapat muna kong matutong mangisda. Pag-aralan ang iba't ibang panahon, habagat, amihan at tamang pagtingin sa mga bituin. Ang mga kaalamang ito ay palaging itinuturo sa akin ng ama ko. Hindi raw basta-basta ang pangingisda kung hindi mo alam ang panahon ng kalikasan. Dapat daw kaibiganin ito, isa puso at unawain. Isa ako sa napapabilib sa tatay ko kapag nagsasalita na ito tungkol sa mga panahon. Nak, hindi lang dapat yan ang dapat mong malaman kapag mag-isa ka na lang sa laot. Kailangan mo rin pakinggan ang mga hinaing ng mga naninirahan sa dagat. Ibig mong sabihin, tay, ay dapat ko rin kausapin ang mga isda para maintindihan sila? Inosente ko pang tanong sa tatay ko.
Abay, lintik kang bata ka. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Eh, paano nga, tay? Hindi naman sila nagsasalita na kagaya natin. Halos gusto ko nang matawa pa sa tatay ko. Itapat mo ang kamay mo sa dibdib mo at pumikit ka. Pakiramdaman mo ang tibok ng puso mo. Pagkatapos ay sabihin mo sa akin kung ano ang nararamdaman mo. Utos pa ng tatay ko. Hindi ko maintindihan ang tatay ko kung bakit pinapagawa niya sa akin yun. Pero sinunod ko na lang. Wala naman din mawawala. Pero nagulat ako dahil nagkaroon ng katahimikan at naririnig ko ang pintig ng puso ko. Naririnig ko rin na parang may dumadaloy sa buo kong katawan. Uy, Lindu! Tawag ng tatay ko. Nagulat ako bahagya. Napasarap naman ata ang pakikinig mo sa sarili mo. Oh, ano? Naniniwala ka na sa sinasabi ko? Opo, itay. Nararamdaman ko na may parang dumadaloy sa buo kong katawan. Nasabi ko na lang habang kumakamot sa ulo. Ibig sabihin ay malusog ang pangangatawan mo. Maganda ang sirkulasyon ng dugo na dumadaloy sa mga ugat mo. Ganoon mo rin dapat pakinggan o damahin ang boses ng mga nilalang sa karagatan. Namamangha na lang talaga ako sa tatay ko. Mangingisda na eh parang doktor pa. Natapos ang pag-uusap namin na may natutunan na naman ako. Lumipas ang isang linggong hindi kami pumalaot dahil sa bagyo. Hindi naman ganoon kalakasan pero sapat iyon para pataubin ang maliliit na bangka. Isang araw pa ang lumipas ay naglayag kaming muli ng tatay ko. Pagkakaalala ko ay Martes iyon, buwan ng Hunyo. Maaga pa noon, mga alas 7 pa lang ng gabi kami naglayag. Sabi ng tatay ko, maigi na raw na maagang pumalaot. Para naman makabawi sa ilang araw na walang kinita. Natutuwa kami dahil tahimik ang dagat, hindi kasi maalon. Habang lumalalim ang gabi ay parami ng parami na ang huli naming isda. May mga sugpo pang kasama pero bigla na lang nagtanong si tatay. Nak, anong oras na? Mag-aalauna pa lang, tay. O sige, maganda na tayo. Uuwi na tayo, may paparating na bagyo. Nagmamadaling sabi pa ni tatay. Nagtataka pa ako dahil banayad naman ang hangin. Wala naman ding malalakas na alon ang tumatama sa bangka. Sinunod ko na lang ito. Pinaandar na ni tatay ang makina ng bangka at tahimik na tinatahak ang daan pauwi. Nang mapadaan kami sa hindi pa kilalang isla, ay nagulat kami bigla. Dahil sobrang lapit na agad namin sa bukana ng isla, hindi namin iyon napansin agad ni tatay. Oo nga't natatanaw na namin ang isla sa malayo pa lang. Ngunit sandali lang nanalingat kami ng tingin ay nasa harapan na namin ito. Hindi naman kalakihan ang isla kung pagsasamahin ang 30 bahay ay magkakasya na. Lindo, iabot mo sa akin ang lampara. Dali-dali ko namang iniabot ang lampara sa kanya. Itinutok niya ito sa unahan. Dahil ang bangka namin ay hindi na makaalis pa sa bukanan ng isla. Tila ba'y hinihigop na kami nito sa loob mismo ng maliit na kuweba. Tay, di ba kuweba yan? Oo anak, maganda ka at papatayin ko muna ang makina baka maubusan tayo ng krudo kapag ipipilit nating labanan ang lakas ng agos. Mahinahon lang si tatay habang nagsasalita. Tuluyan na nga kaming nakapasok sa kuweba. Natatakot na naman ako dahil bukod sa may masangsang na amoy ay madilim pa. Tanging lampara lang ang nagbibigay ng ilaw sa madilim na kuweba. Tiningnan ko ang paligid na abot lang ng aking mga mata. Nilulumot ang paligid. May mga troso rin ang nagpalutang-lutang at hindi lang iyon, kundi pati na rin patay na hayop. May nabubulok na kalabaw na ang tingin ko ay nagpaikot-ikot lang sa agos sa loob ng kuweba. Tiningnan ko si tatay
tahimik lang din itong nagmamasid. Pero ako ay kabadong kabado na talaga. Hindi namin alam kung saan kami dadalhin ng agos. Isa pa talagang nakakabingi ang katahimikan sa loob ng kuwebang iyon. Hanggang sa may narinig ako, parang may pumintig, kagaya ng sa pagpintig ng pulsuhan. Tay, may nariri... Shhh! Mabilis akong pinatahimik ni tatay at binulungan pa na huwag gagawa ng kahit na anong ingay. Gusto ko pa sanang tanungin siya, ngunit seryosong seryoso ang tatay ko. Para na akong mababaliw dahil papalakas ng papalakas ang pagpintig na parabang lumilindol. Pero kakaiba dahil mahihina lang ang mga pintig na iyon. Nagsenyas sa akin si tatay na kuhanin ko ang sagwan. Kaagad ko naman itong ibinigay sa kanya. Pero ingat na ingat ako sa galaw na ginagawa ko. Hanggang sa nagulat ako sa ginawa ng tatay ko dahil dahan-dahan na sumasagwan ito. Mabilis niyang naikot ang bangka pabalik sa labasan. Halos hindi na ako makagalaw o makahinga man lang. Dahil kapag nagkamali lang si tatay o ako ng kilos, ay baka may kapamakan. Kilala ko ang tatay ko na kapag ganoon na siya kaseryoso, ay may panganib talaga. Hanggang sa unti-unti na kaming nakakabalik, natatanaw ko na rin ang bukana. Umikit na lang ako at nagdasal sa Panginoon na makalabas kami ng ligtas. Hanggang sa, Lindo, pwede ka nang dumilat. Pagkabukas ng mga mata ko ay nasa labas na kami ng kuweba. Sobra talaga akong natuwa dahil ligtas na kami. Hindi pa rin pinapaandar ni tatay ang makina ng bangka at patuloy lang ito sa pagsagwan. Nang makalayo na kami sa islang iyon, ay saka pa lamang pinaandar ni tatay ang makina ng bangka. Tay, ano bang meron doon sa kuweba? Mamaya ako na ipapaliwanag sa iyo, Lindo, kapag nasa bahay na tayo. Lumipas pa ang ilang oras ay nakarating na nga kami sa dalampasigan. Sakto naman na papasikat na ang araw. Saglit naming nakalimutan ang kakatuwang pangyayaring iyon dahil naging abala kami sa pagkilo ng mga isda namin para ihatid sa merkado. Pagka-uwi sa bahay ay saka pa lamang ikinuwento ni tatay ang kakaibang nangyari sa amin sa weirdong isla. Ayon pa sa kanya, may nakikwento sa kanya ang kanyang mga magulang noon. Mga naglalakihang isda na kung tawagin ay kugtong. Hindi raw ito naninirahan sa mga malalalim na karagatan kundi sa mga kuweba ng isla lamang sapagkat doon sila ay ligtas. Hindi raw malalaman ng mga tao kung ano talaga ang itsura ng kugtong dahil wala pa umanong nakakakita nito. Tinanong ko kay tatay kung ang napasukan namin ay bunganga ng kugtong. Ang sabi niya ay posible raw na kugtong iyon dahil sa hindi normal na pag-agos ng tubig sa loob at isa pa ang mahihinang tunog na sanhi ng pintig sa loob. Palatandaan daw na may buhay sa loob ng kuweba. At pangatlong sinabi niya, hindi naman daw nilulumot ang kuweba. Sindak pa rin ako sa mga sinabi ni tatay. Ibig lang sabihin na totoo nga ang kugtong at sa konklusyon ay nakapasok pa kami roon. Pero hindi naman sinabi ni tatay ng direkta sa akin na talagang 100% ay kugtong talaga ang napasukan namin. Totoo man o hindi ang karanasan ko na iyon, ay patuloy naman akong naghahanap pa ng ebidensya tungkol sa kugtong. Siguro ang iba na nakikinig ay magtataka kung bakit ako ngayon mekaniko. Simula po kasi noong namatay ang tatay ko dahil sa bagyo, ay isinumpa ko na rin ang mangisda. Naghanap ako ng ibang trabaho.
At ito nga, naging mekaniko. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Marami pong salamat. At eto na naman po tayo sa ating shoutout portion. Shoutout going out to Ice Baby Lejano, Genevieve Barrientos and Josephine Barrientos, Elise A. Hi to Ren Labs Flash Royce. Shoutout to Marianita Ella, Melanie Passion, Athena Lee, Mary Rose Bon, Chris Robenta at sa anak niyang si Penelope. Shoutout to Jelai Buenviaje, kay Pelix, kay Camille Angelica de Guzman. Hi to Christine Eve Macaday, Marivic Messina, Leigh Biclar, Andrea Malate, Dania Diego. Shoutout also to Binibining Maria Juana at sa kanyang ama. Hi to Cheche, hi to Chris Ganoot, Blue Kaiser, Misora Aguas. Shoutout to Celeste Giongo, Kitty Moonster, Gary Kearney, George Pogi at Shin Rosario. Marami pong salamat sa inyong palagiang pagtangkilik sa Kwentong Takip Silim YouTube channel. Sa ngalan ng bumubuo ng Kwentong Takip Silim, kay Sir Chris, Ma'am Chris, kay Ma'am Ann at kay Sir Jag, ako po ang inyong lingkod, si Jupiter Torres, nagpapasalamat.